Bilang suporta ng pamahalaang panlalawigan sa mga kababayan na nais magbagong buhay, nagsagawa kamakailan ang tanggapan ng Quezon Provincial Police Office ng official ceremony alinsunod sa kanilang intervention plan para sa mga drug surrenderers na tinawag nilang yakap bayan. Ang nasabing programa ay alinsunod sa hangarin ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Yusek Jose Antonio Hernandez na matuldukan ang pagdami ng mga gumagamit ng ilegal na droga sa bansa. Dinaluhan ng iba't ibang puno ng tanggapan ang seremonya sa pangunguna ni Provincial Administrator Romel Edaño Jr. at higit 40 na drug surrenderers. Ayon kay Edaño, ang programang ito ang magsisilbing bagong simula para sa mga kababayan na naligaw ng landas. Ang dami-daming blessings. Pero dahil preoccupied tayo na gigising sa umaga, problema na naman, walang katapusang problema, nakafocus tayo sa problema, parang yung buong maghapon natin, hindi tayo maging produktibo at hindi tayo makagampan bilang yaman ng ating lalawigan. Ngayon, eto tayo, ngayon. Alam ko may mga bakas ng problema na maaaring hinarap nyo ng mga nakaraang araw, nakaraang buwan, nakaraang taon, pero yung pagpunta nyo dito, baon nyo ang pag-asa, baon nyo ang ilan sa mga natitirang malasakit para sa inyong pamilya. Meron tayong ginagawang activity ngayon initiated by various government agencies and ilang pong mga kasama natin from the religious sector para at least kung ano man yung mga pagkakamali, pagkakadapa, kabiguan na na-encounter natin dulot ng problema ay maituwid natin sa susunod na 4 na araw na pag-stay nyo dito sa Camp Nakara. Naniniwala si Edaño na ang pagbabago ay nararapat lamang simulan ngayon upang ang bawat isa ay maging isang aktibong yaman ng lalawigan at nangakong makakaasa ang mga surrenderers sa aktibong pakikiisa ng pamahalang panlalawigan tungo sa kanilang pagbabagong buhay. Ang mga nasabing surrenderers ay nakatakdang sumailalim sa mga pagsasanay sa tulong ng tanggapan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office upang makatulong sa mga rescue operations sa suporta ng ama ng lalawigan, Governor David C. Suarez. Dana Rigodon, Kapitolyo para sa Tao.